Part 2. Nauunawaan ni Becky ang nararamdaman ng kanyang ina. Maaari ba namang hindi? Gayong buong buhay niya ay kapiling niya ito. Kaya kung gaano siya kakilala nito, masasabi niyang ganoon din siya rito. Ma, alisin niyo nga sa isip niyo yan. Hindi ko kayo tinatalikdan. Hindi ko yun gagawin kahit kailan. Ina ko pa rin kayo at anak niyo pa rin ako. Magtatrabaho lang ako sa ibang lugar. Yun lang yun. Oo, anak. Sa lugar na malayo rito. Malayo sa akin. Hindi ba parang tinatalikdan mo na rin ako noon? Kung kailan wala na ang papa mo at dalawa na lamang tayo, isaka mo pa naisip na iwan ako. Puno ng hinampong sabi pa ng kanyang ina. Nagpakawala siya ng buntong hininga. Ngaling-ngaling sa bunutan niya ang kanyang sarili. Her mother was at it again. Nagsisimula na naman itong i-guilt trip siya. It did not work before. And it definitely would not work now. Nagmana yata siya sa pagiging pasaway ng kanyang ama. Kung tawagin nga silang mag-ama ng kanyang ina, ay double-headed too. What made her mother think she would be able to sway her decision this time? Kung magpapatuloy ito sa ginagawa, ay baka magkasamaan lang sila ng loob. Ayaw niya mangyari yun. Kaya hanggang kaya niya, nagtimpi siyang sagutin ito ng pabalang. Marahil kung may nakakabasa ng nilalaman ng isip niya ng mga sandaling yun, iisiping isa siyang masamang anak. Masama na kung masama. Ngunit kahit na mahal niya ang kanyang ina, may hangganan din ang kanyang pasensya na ng mga sandaling yun ay malapit ng masagad. They had been having the same conversation for a while now. Paulit-ulit lang. Ang hindi ko maintindihan kung bakit kailangan mo pa magpakalayo-layo. Gayong may maayos ka namang trabaho rito sa Maynila. Ba't kailangan mo pa mag-resign? Ba't kailangan mo pang lumipat sa Baguio? Napabuntong hininga ulit si Becky. Sa halip ng mga tuwiran, ay itinoon na lang niya ang kanyang atensyon sa ginagawang pag-iimpake ng mga damit. Nasa loob sila ng kanyang kwarto. Ganoon na ba ako kawalang halaga sa iyo, anak? Ni hindi mo man lang hiningi ang basbas ko. Basta ka na lang nagdesisyon ng hindi ipinapaalam sa akin. Na-guilty bigla ang dalaga. Sa puntong yun, aminado siyang may pagkakamali siya. Impulse ang nagtulak sa kanya para magsumite ng application letter sa Jasmine Mountain Lodge. Ang ibig sabihin, hindi niya pinag-isipan at basta na lamang niya ginawa. Unfortunately, ang hindi niya pag-abiso sa ina ay isa sa mga konsekwensya ng aksyon niyang yun. I know, Ma, and I'm really sorry. Pero sana unawain niyo naman ako. I need to do this, Ma. Hindi sa nangangatwiran ako. Pero hindi ba't pinalaki niyo ako ni Papa bilang isang go-getter na tao? Maliit pa lang ako ay tinuruan niyo na ako. Lalong-lalo na ni Papa. Na kapag may gusto ako, ay huwag akong mangingiming sunggaban iyon. I want this job, Ma, and I'm going to grab it. Hindi pa roon natapos ang usapan nila mag-ina. Her mother kept on nagging her the whole time she was packing her things. Ngunit sa bandang huli, ibinigay rin ito ang basbas sa kanya. Bagaman halatang labag na labag iyon sa kalooban nito, marahil ay narealize na rin ang ina sa wakas na hindi na nito mapapagbago ang isip niya kahit anong sabihin nito. Sa harap ng pinto ng kotse ni Becky ay ginagap niya ang mga kamay ng ina at pinisilang mga yun. Thank you, Ma. Taos puso at madamdaming sabi niya. Mababanaag sa mga mata niya kung gaano niya pinapahalaga ng pag-ayon nito. May magagawa pa ba ako ganyang manang-mana ka sa iyong ama? Basta mag-iingat ka ron, anak. Mangiyak-ngiyak na wika nito. I will, Ma. Don't worry about me. Tatawag ako lagi. No, ako ang tatawag sa'yo lagi. Natawa si Becky. Knowing her mother, natitiyak niyang aaraw-arawin itong pagtawag sa kanya. Nagyakap sila mag-ina bago siya umalis. Nasa daan na si Becky ay ang ina pa rin niya ang laman ng kanyang isip. Sa isang banda, mainam na rin magkahiwalay sila ng tirahan. Buhat kasi nang mawala ang ama niya sa sakit na cancer, 10 taon nang nakalilipas, ay sa kanya na uminog ang mundo nito. Something that was not healthy, not only to her, but to her mother as well. Maraming kaibigan nito. But ever since her father died, her mother had been neglecting her friends. Hindi tama yun. Hindi ibig sabihin na wala na ang papa niya, ay dapat na wala na ring social life ang ina. Umaasa siya na sa kanyang pag-alis, ay manumbalik ang pagiging aktibo ng kanyang ina sa mga civic at church activities nito.
She wanted her mother to be happy for herself. She deserved that. Bago dumiretso sa Baguio ay sumaglit siya sa hotel. Iyon ang kabilin-bilinan sa kanya ng kaopisina niya. Gusto rin niya iyon sapagkat hindi niya magawang magpaalam ng maayos sa mga ito dahil naging abala siya sa pagta-turnover ng mga tungkulin niya sa empleyadong papalit sa kanya. Gaya ng inaasahan ni Becky, naging madamdamin ang goodbyes nila. Maging si Maya na ni minsan ay hindi nila nakitang umiyak ay napaluha. Enough of that waterworks already, ano ba kayo? Para namang mawawala na ako, hello? Wala akong terminal disease, okay? Magkikita pa rin tayo. Naluluha at natatawang saad niya. Inihatid siya ng mga pinakamalapit sa kanya sa basement parking. At doon ay ibinigay ng mga itong kanya-kanyang regalo para sa kanya. Here, don't be a stranger, okay? Ani Bea. Iniabot nito sa kanyang isang maliit na kahon na nababalutan ng magandang wrapper. Thanks, I won't, I promise, sabi niya. Oo nga pala, munti ko na makalimutan. I noticed you last night talking with Alexander. Ingat ka sa kanya ha? Nagulat siya sa sinabi nito. Hindi niya alam na kilala pala ni Bea ang lalaki. How do you know him? Takot daw sa commitment ang lalaking yun. Bigla siyang naintriga. Paano mo naman nasabi? Tanong niya. I have a friend whose friend he got pregnant. Hindi raw pinakasalan ni Alexander yung babae. Rumor has it he's just paying for child support and that's it. Kawawa tuloy yung kaibigan ng kaibigan ko. Na-ostracize siya ng pamilya na nang dahil kay Alexander. Puno ng disgustong umiiling-iling pa si Bea. Hindi malaman ni Becky kung paano idadigest ng isip niyang narinig. Nadismaya siya subalit sinikap niyang huwag maapektuhan. Magsasayang lang siya ng panahon kapag hinayaan niya mangyari yun. Para namang may namamagitan sa kanila ni Alexander gayong isang beses pa lamang niyang nakita ito. Ganun ba? Well, it doesn't matter. I won't be seeing the guy again. Anyway, baliwalang sabi na lang niya, nagkibit-balikat pa siya. Muli nagpaalaman sila, bago siya tuluyang sumakay sa kanyang kotse. And then she was off to her new job, to a new chapter of her life. Binagtas ni Becky ang malapad na kalsada na yon. Nang marating niya ang kurbada sa dulo, ay kinabig niya pa kanan ng manibela ng minamanehong kotse. Isa pang kalsada ang tinahak niya pagkatapos niyon. Sa pagkakataong yon ay nalalatagan na ng graba ang daan. At mayroon ng hanay ng patas ng mga shrubs sa magkabilang gilid niyon. Maiksi lang ang ikilawang dirt road, kaya hindi naglipat sandali. Ay tumambad na sa mga mata niya ang edipisyo ng Jasmine Mountain Lodge. Oh, but it was impressive. She found herself holding her breath in pleasure and amazement. Habang pinagmamasdan ng kahanga-hangang gusali, sa pakiwari niya ay bigla siyang nag-transport sa ibang panahon. Sa panahon kung saan simple lang ang takbo ng mundo. Kung saan walang lugar ang mga salitang stress, pollution, toxins, at kung ano-ano pang mga bunga ng modernong pamumuhay na namulatan niya. The place looked the same way it did the last time she saw it. Ang arkitektura niyon ay American colonial. Noon pa man ay nakapag-research na siya tungkol sa lugar. Natuklasan niyang ang original na may-ari pala niyon ay isang Navy Admiral na Amerikano. A fact that explained the architecture. Taong 1904 nang itayo ang Central Building at ang mga cabin sa paligid niyon ay umusbong na lamang sa paglipas ng mga taon. Ang intensyon ng pagkakatayo niyon ay para sana maging love nest ng Admiral at ng bride nito na isang Pilipina. Ngunit sa kasawi ang palad, bago pa man matapos ang construction, ay nasawi na sa engkwentro sa karagatan ng pobreng admiral. Nangaligkig si Becky, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa kakatuwang epekto ng lumang bahay sa kanya. It was hard to explain, but being there, seeing the place, it was like coming home for her. The rational part of her brain told her she was being silly, but the irrational part told her she belonged to that place. Ipinarada ng dalaga ang Nissan Sentra niya sa parking space sa kaliwang gilid ng gusali. Bumaba siya at tinahak ang cobbled footpath patungo sa main entrance ng lodge. Binagalan niya ang paglalakad sapagkat gusto niyang namnamin ang kagandahan ng paligid. Truly the place was indeed paradise on earth. Namumukadkad ang mga bulaklak sa mga flower beds sa magkabilang gilid ng pathway. Nang a-attract ayon ang mga paru-paro na iba't ibang kulay at hugis ng pakpak. Even the gloomiest person would find it difficult not to admire the flattering creatures for they look so pretty.
Pagdating niya sa main entrance, ay sinalubong siya ng isang babaeng sa tantya niya ay nasa mid-20s ang edad. If that were the case, then they were almost of the same age. 26 na kasi siya. Good afternoon. Nakangiting bati nito sa kanya. Pasado alas 3 na ng hapon. She had been driving straight since that morning. Sumaglit lang siya sa isang restaurant sa gas station para mag-lunch. At pagkatapos ay nagmaneho na uli siya. Hindi siya sanay sa long driving. Ngunit dahil wala namang naging aberya, hindi naging mahirap para sa kanyang biyahe. Kayo po ba si Miss Becky Sebastian? Tanong ng babae pagkatapos niyang ibalik dito ang pagbati nito. Oo, ako nga. Kumpirma niya. The girl beamed. At last, nakilala ko na rin kayo. Ako nga pala si Alice. Ako ang magiging assistant niyo rito sa lodge, Miss Sebastian. Nasabi na sa kanya ng dating general manager ang tungkol kay Alice. Iyon nga lang, hindi siya nagkaroon ng pagkakataong makilala ito. At batay sa first impression niya rito, nagustuhan niya ang ugali ng babae. Magaan ka agad ang loob niya rito. Kaya kampante siyang magkakasundo sila. She flashed her smile that she hoped reflected what she was feeling. It's nice to meet you too, Alice. And please, call me Becky. Aniya. Halika, miss. Becky pala. Pasok ka. Gusto mo bang magpahinga muna o gusto mong itour na kita sa lugar? Hindi na niya kailangan pag-isipan ang isasagot. The tour, please. Mabilis na sabi niya. I want to see the rest of the place. Dagdag na paliwanag niya. Hindi maitatatwa ang eagerness niya sa tinuran. Bagaman nanggaling na siya roon minsan, ay hindi niya nakita ang kabuuan ng lugar. May mga bahagi kasi ng lodge na para lamang sa mga empleyado at hindi pwedeng puntahan ng mga bisita. Okay, ibibilin ko lang sa concierge na dalhin sa magiging kwarto mo ang mga gamit mo. Tumango ang dalaga. Sinabi niya rito ang plaka ng kotse niya at kung saan nakaparada iyon. Pagkatapos ay iniabot niya rito ang car keys niya na ipinasa naman ito sa uniformadong lalaking nakatayo sa likod ng front desk. May stop house sa compound at doon siya mag-i-stay. Wala siyang kailangang alalahanin dahil libre ang lahat mula sa pagkain hanggang sa toiletries, hanggang sa pagpapalaundry ng mga damit niya. Kasama iyon sa mga benefits niya na nakasaad sa kontratang nauna ng ipa-courier sa kanya. Becky, sila nga pala sina Irene at si Jonas, ang front desk clerk at concierge natin, respectively. Guys, si Miss Becky, ang bagong GM natin. Pagpapakilala sa kanila ni Alice, ngiti at tangong ibinigay niya sa dalawa. Pagkatapos mag-good afternoon ng mga ito sa kanya, nagsimula na ang tour. Habang inililibot siya ni Alice, ay kung kani-kanino pa siya ipinakilala nito. It was hard to keep track of all the names, pero naaalala naman niya mga mukha ng mga ipinapakilala nito sa kanya at kung saan naka-assign ang mga ito. As the good afternoon progressed into early evening, she came to the conclusion that Alice was a very capable employee. Nagtaka siya kung bakit hindi itong inilagay sa posisyong hawak na niya. Alice looked like she could be an excellent general manager. Idagdag pa na malaking plus factor ang pamilyaridad nito sa lodge at sa mga tauhan niyon. But then again, why was she complaining anyway? Dapat nga ay matuwa pa siya. Dahil bukod sa kanya napunta ang posisyon, ay mukhang napakahusay pa ng magiging assistant niya. Sa gawing likuran ng lodge, matatagpuan ang service entrance. Doon sila sumunod na nagtungo. May nakita siyang isang truck na umaatras sa driveway. Sa kaliwang pinto ng truck, ay nakasungaw ang ulo ng isang babaeng nakasuot ng baseball cap. Marahil ay para masipat nito ng mas mabuti ang inaatrasan. Siya si Lani. Hawak niyang kontrata para sa mga bulaklak na kailangan ng lodge. Pagbibigay alam sa kanya ni Alice. I see, she said. Tumangu-tangu siya. Itinago niya sa filing cabinet ng utak niyang impormasyong iyon. It was her knack for remembering small details that made her good at her job. Hinintay nila makababa ng truck si Lani. Ipinakilala siya rito ni Alice. Magaan din kaagad ang loob niya kay Lani. Mistulang bata ito sa ayos nito. Naka-baby t-shirts at sneakers na walang medyas ito. Pero sa malapitan ay natuklasan niyang halos kasing edad lang pala niyang babae. So ikaw palang pumalit kay Sandra, maaliwalas ang bukas ng mukha na komento nito. Ang tinutukoy nito ay ang dating general manager. She was beginning to feel more and more optimistic about her stay there. Mukhang hindi siya mahihirapang makahanap ng mga bagong kaibigan sa bagong trabaho niya. The people there seemed to be all so nice.
Yes, that's me in the flesh. Nakangiti ring tugon niya. Nahati ang atensyon ni Lani sa kanya at sa mga pahinanting kasama nito na nagsimula nang i-unload ang kargada ng truck. Anak ng... Kaunting ingit naman dyan. Buboy, mga bulaklak yan, hindi sako ng bigas. Paalala nito sa isang tauhan nito. Naggamot pa ito sa batok. Well, I'm sure we'll be talking more in the future. And I'm looking forward to it. Wika ni Lani ng balingan uli siya nito. Likewise, sabi niya. Yan ba ang mga bulaklak para sa Castillo event? Tanong ni Alice. Yup, bagong pita sa sariwang sariwa, gaya ng ipinangako ko. Sagot ni Lani. Humagikik pa ito. Nagmistulang bata uli ito nang gawin iyon. She and Alice said their goodbye soon after. Iniwan na nila si Lani para ipagpatuloy ang kanilang tour. So, what's our next stop? Tanong ni Becky kay Alice. Ang puso ng lodge, the kitchen. Sagot nito habang naglalakad patungo sa kabilang direksyon ng service entrance kung saan naroroon daw ang kusina. Ay ikinuwento nito sa kanyang gaganapin ng gabing yon. Ang debut party ng bunsong dalaga ng mga Castillo. Regular customer daw ng lodge ang naturang pamilya. Pero weekday ngayon, hindi ba? Nagtatakang tanong niya. Oo nga, kaya lang ngayon ang pinakamalapit na available slot sa araw ng birthday ng celebrant. Madalas kasing gamitin ang garden natin para sa ganoong okasyon. Usually masyadong mahaba ang waiting list ng mga gustong magpabook. Kaya sila na lang ang nag-a-adjust. Mahabang paliwanag dito. Naaalala niya noong nagbakasyon siya sa lodge, ay nakasaksi rin sila ng mga kaibigan niya ng party sa hardin. Nagkabiruan pa nga sila na mag-gate crash dahil talaga namang napakaganda at espesyal ng wedding reception na yun. The poetic description would be that it was magical. Kung siyang magpapakasal, gusto niyang sa hardin ng lodge ganapin ang reception. Ang tanong, kailan kaya darating ang araw na yun? At sino magiging groom niya? Napabuntong hininga na lamang ang dalaga. Mukhang matatagalan pa bago siya makaharap sa dambana. She would probably be in her 30s by then. Ngayon pa na napalayo siya sa sibilisasyon at nawalay sa social circle niya. She guessed her mother would just have wait longer for the grandchildren she had been hinting and wanting to have. Hindi pa man sila ganap na nakakalapit ni Alice sa pinto ng kusina, ay dinig na niyang may isang taong galit na nagtatatalak sa loob niyon. She could not understand a word this lady was saying. Ibang lingwahe kasi ang gamit nito at hindi Tagalog. Bukod sa nanggagalaiting tinig nito, dinig din niya ang pagkalampag ng gamit sa kusina. Nang balingan niya si Alice para magtanong, ay nakita niyang mistulang takot na takot ito. Kagat nitong labi nito. They continued to walk until they were directly into the front of the double door. At dahil halatang nakaatubili si Alice, siya na ang nagkusang itulak pabukas ang binto na gawa sa bakal at may bilog na salamin tulad ng sa porthole ng bapor. Isang kusina na daig pang sinalanta ng bagyong sumalubong sa kanya nang humakbang siya papasok doon. Nagkalat ang mga gulay at rekado sa sahig. Sa kaliwa niya, isang kaserola naglalaman ng ulam na hindi niya masabi kung ano. Pero tiyak niyang gawa sa tomato sauce ang nakataob sa counter. The red and runny sauce was all over the place and dripping on the tiled floor. To her right, she noticed the industrial-sized stovetop. Isang saucepan ng mukhang kanina pa nakasalang doon at nagsisimula na magbaga. Mabilis na nilapitan niya iyon at pinatayan ng apoy bago pa iyon mauwi sa sunog. Pagkatapos ay nilapitan ni Becky ang sentro ng bagyo na walang iba kundi ang babaeng nanggagalaiti sa pagtalak habang iwinawasiwas sa mga kasamahan nito ang meat cleaver nito. Hindi niya kailangan maging henyo para mahulaan na itong head chef doon. What seems to be the problem here? Authoritative na tanong ni Becky. Alam niyang hindi siya dapat makialam dahil officially, hindi pa siya nagsisimulang manungkulan. Ngunit sa nakikita niya, ay hindi niya maaatimang hindi manghimasok. Binalingan siya ng head chef. Inirapan siya nito at tiningnan mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ay tinaasan siya nito ng isang kilay. Sino ka? At sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot para pumasok sa kusina ko? Paangil na tanong nito sa kanya. Marunong palang magtagalog ang babaeng ito. Hindi pamilyar sa kanyang dialect na ginamit ito kanina. Ngunit ang hula niya ay Ilocano iyon. Una, madalas mahagip ng pandinig niya ang salitang Wen dito. Pangalawa, nasa Baguio sila at karamihan ng mga tao na taga roon ay nagsasalita ng Ilocano. I'm Becky, but you can call me Miss Sebastian.
Ako ang bagong general manager dito. Taas na ang pahayag ng dalaga. She squared her shoulders. Kailangan niyang ipakita rito na hindi siya kayang sindakin nito. Totoo naman iyon. Hindi ang isang temperamental chef lamang na gaya nito ang magpapatiklop sa kanya. Sa halip na sagutin, ay ibinalik nito ang atensyon sa mga tauhan. Mga walang alam kayo? Hindi na kayo natuto! Sigaw nito habang itinuturo ng Matt Clever ang sindak na kitchen staff. Parang sinampal si Becky sa hayagang pag-ignora nito sa kanya at sa ranggo niya na nakatataas dito. Nagsimulang uminit ang ulo niya, ngunit sinikap niyang kontrolin ang sarili upang huwag patulan ito. Sa halip, inutusan niyang lumabas muna ang kitchen staff. Libas, payak na sabi niya, ako nang bahala rito. Walang salitang tumalima ang kitchen staff. Lumabas ang lahat maliban sa kanya, kay Alice at sa head chef. Namulagat ang mga mata na hindi makapaniwala dahil sa kanyang ginawa. Ang akala siguro nito ay basta na lang siya tatameme. Well, she thought wrong. Malinaw na inaabuso nitong posisyon nito. Kailangan niyang turuan ito na leksyon, ora mismo. Hindi niya alam ang punot dulo kung bakit ito kinagagalitan ng staff nito. Ngunit hindi na iyon importante sa kanya. Ang gusto niyang itama ay ang paraan ng pakikitungo nito sa mga tauhan nito. Mali ang lait-laitin at sigaw-sigawan nito ang mga pobreng tauhan nito. Below the belt na yon. At hinding-hindi niya hahayaan na mamihasa ito sa ganoong gawain. Isang corner office sa ground floor ng main lodge ang ibinigay kay Becky. Kung tutuusin, higit na maliit iyon kumpara sa opisina niya sa Manila Regency. Gayunpaman, hindi niya iyon ipagpapalit sa kahit alinmang opisina sa mundo. Her reason? The vista seen from her office was simply breathtakingly spectacular. Angatin na lang niya ng bahagya ang kanyang ulo mula sa kanyang mesa, ay tanaw na niya ang bulubundukin ng La Trinidad. Nakaharap ang malalapad na bintana ng opisina niya sa ipinagmamalaking mountain view at mayroon siyang 180 degree view niyon. Nang mga sandaling yon, ay naroon siya sa kanyang opisina. It was the following day, the start of her official working day at the lodge. Pinag-aaralan niya mga papeles na iniwan sa kanya ni Sandra. Iyon ang pinagkakaabalahan niya nang gambalain siya ng pagtunog ng telepono. At dito na po nagtatapos ang ikalawang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.